Hi guys! Welcome back to our YouTube channel and it's me again, Mitch. At for today's video, ayan nga, nakikita nyo, nagpe-paint ako ng ating mga baging-baging, mga dahon-dahon sa mga sanga ng ating puno. And ang ating pinipinta ngayon ay birds series acrylic painting. So ang ating ginamit na mga paint, I keep buying kasi Sakura acrylic, basics, Pebeo, ano ba ba isa na to, parang nawala na sa aking kaisipan yung isang brand. Pero yun, yung mga acrylic paints na nabanggit ko ay sobrang mura lang. Nabibili ko siya sa Art Bar, National Bookstore. Nag-start ng 75 pesos to 150, 170 to 200 plus. So yun yung mga usually kong binibili na acrylic paint. And yun. Bale, ang pagpipinta ng bird series, inuuna ko muna yung mga baging, yung mga sanga, yung puno, bago yung background. So after ko ma-paint yung puno, ginagawa ko na yung birds natin and yung ating nest. Yun. Yung nest, hindi ko talaga pinlano kung ano lang yung maisipan. Kapag nandyan na yung mga birds, saka ko na lang na ilalagay yung nest. Parang hindi ako kasi gumagawa ng parang sketch bago mag-paint. Basta pag nag-paint ako, automatic paint na agad. Wala akong sketch na ginagawa sa isang paper. Hindi ko pinaplano kung ano yung position ng kung saan ko ba ilalagay yung nest, yung birds, yung ating branch ng trees, yung dahon. So, basta-basta na lang ako mag-paint. Kung ano ang maisipan, kung ano mailagay, yun na yun. At kung meron pa akong gustong idagdag, yun. Paint lang ng paint. Para sa akin kasi, ang painting parang walang mali. Kasi, sarili mo siyang version. So, itong version ko na to ng bird series, maraming collector na nagsasabi na, oy, maganda yung version mo, botsog yung mga birds. Parang matataba sila na makukulay, parang nakaka-happy, parang happy painting siya. Kaya yung mga art collector ko, yun, may mga nagpapakomisyon, nagpapagawa ng mga iba't ibang klase ng birds. Pero syempre, version ko talaga yung pangunahin. And then, nagsasuggest na lang sila ng kulay na gusto nila, kung ilan bang birds yung ilalagay, kung dapat ba mas mataba yung birds or mas maliit. Meron akong art collector na nagpagawa ng mga sampo na malalaking birds, tapos yung nasa gilid, maliliit. Ah, ganun. Then, yun. Ako nang bahala. Tapos na-request ng gusto, gold yung background. So, dapat flexible ka kapag, yun, may mga nagpapakomission na art collector. So, ayan, nalagyan na natin ng kulay. Parang after kasing lagyan ng background, saka ako naglalagay ng mga dahon-dahon, yung mga paikot-ikot na yan. So, after nilagyan ko ng white color, saka ako nilalagyan ng combination ng green. So, blue and yellow lang. So, ngayon ito, pinipaint ko na itong ating egg. Usually kasi kapag gumagawa ako ng bird series painting natin ay merong egg yung ating nest. So, color pink yung ating egg. So, ang nilagay ko lang dito na egg ay tatlo. Ayan. Chunks. Parang nauna ko yata itong may egg kasi sa walang yung isang video. Parang nauna ko yata. Sige, anyway. So, medyo mabusisi ako talaga sa paggawa. Lalo na kapag itong oval na to ang ginagawa ko. Sobrang mabusisi. Kasi dapat pantay na pantay. Parang hindi ako
parang hindi ako kontento kapag hindi pantay. Parang may kulang, ganun. Yarn. Kapag hindi po pa nararamdaman na ano, na pantay yung pagkakagawa mo, talagang uulit at uulit-ulitin mo talaga ulit bawat gilid. Yan, color pink siya. Guys, ang acrylic natin, meron na ready na kung ano yung gusto mong kulay, mabibili mo siya ng kung ganong kulay. Pero pwede kayong mag-mix. So, para makatipid, bibili lang kayo ng apat na kulay ng primary colors, red, blue, white, and yellow. So, ayun, kapag mag-mix kayo ng light colors, ang ia-add nyo lang ay white and yellow. Kapag dark naman, ay blue and red. So, sa mga susunod pa natin mga videos, tuturo ko sa inyo kung paano mga mag-mix ng iba't ibang kulay. Pero, yon, kapag gusto nyo ng light, white and yellow, and then dark, ay red and blue. Yon. Yon. So, medyo natagalan ako dito sa ano na to, sa part na to. Kasi sobrang hindi pa ako kontento dahil hindi siya pantay. So, kasi ang gusto ko dito sa egg na to ay medyo patulis yung dulo at yon. Pero naka-curve siya. Yan. Nakakatuwa kasi may mga art collector na nagsasabi na, Mitch, kapag tinitignan ko yung painting mo na ibon, parang natutuwa ako, parang nawawala yung problem ko. Kasi guys, ang painting ay isang uri ng parang stress reliever, or kapag tinignan mo siya, therapeutic. Parang kapag tinitigan mo yung mga details, nakaka-relax. Ganon yung painting. Parang plants din siya. Parang cactus na kapag nakita mo, kung talagang collector ka, mahilig ka sa plants, parang painting din ng cactus. Na kapag tinignan mo ang isang art, parang gagaan yung pakiramdam mo. Kami din, as an artist, kapag nakakapagpinta kami, nawawala ang problema. Pansamantala. Pero after ng mag-paint, balik ulit ang problema. Charot. Hindi. Pag nagpe-paint ako, sobrang saya kahit na 30 minutes lang na magpinta. Parang ang saya lang. Payapa ang aking buhay kapag nagpipinta. So, ayan guys. Naniniwala ako na lahat tayo may kani-kaniyang sining sa ating puso. Kaya, alam ko kapag magpinta rin kayo, meron kayong sariling version na nalilitaw at lilitaw sa inyong art piece. Yun. So, simulan nyo guys magpinta. Kasi, yun, nakakawala ng stress. Yan. Medyo matagal lang talagang gawin ang aking version na to kasi gusto ko talaga mas pulido yon. And guys, kapag gagawa kayo ng painting, lagi nyong tandaan na kailangan may baon kayong tiyaga para pag natapos nyo yung piece nyo, sobrang saya. Kasi guys, talaga sobrang mahalaga ang oras na gugugulin nyo sa pagpipinta. Kasi kung wala kayong oras, wala kayong tiyaga, walang adobo. Charot. Yun. Ayan, patapos na ang ating mga egg. So, unang color nung white na background nasa center na nest ay parang orange yata. Ginawa ko lang white para mas lumutang yung ating egg, yung kulay ng egg. Ayan.